Hello everyone. Ito. LDR pa rin gamay. Pero okay lang kasi hindi pa naman ako nagmamadali or something. Kung kailan talaga darating ang para sa amin, kung kailan kami ulit magkikita. So, gusto ko lang sagutin yung ibang tanong ng mga ibang tanong ng mga viewers kung paano kami nagkakilala. So, kung sa dating site ba or kung anong site yan or etc. like that. Unang-una, hindi po kami nagkakilala sa isang dating site. Nireto po siya ng bayaw ko. Tapos yun, tinanong niya kung may girlfriend ba siya o wala. Sabi niya, may papakilala ko sa'yo. Yun, tapos yun, inad niya ako sa FB hanggang sa magka-chat-chat. Hindi, umuna pa, hindi ko pa siya in-accept agad kasi syempre nahihiya ako. Kasi syempre ibang lahi, ito ganyan. So, mga 1 week ko ata siya bago in-accept. Tapos yun, nung in-accept ko siya, yun, nagpapalitan na kami ng chat. Hanggang sa tuloy-tuloy na yung communication namin. Tapos yun. Ayan. Nireto po siya sa akin. Hindi po siya sa dating site na kilala. Tsaka, mabait po siya. Magpa-5 years na po kaming LDR. Pero okay lang kahit LDR kami. Hindi po kami nag-aaway. Yan, lagi kami nag-uusap. Naglalaro. Kaya naka-off cam siya. Siyempre, kailangan mo kung ano yung hilig niya. Huwag natin silang babawalan para hindi tayo, para hindi mag-work yung relationship niyo. Alam niyo, swerte ako kasi ito yung relasyon ko na never kami nag-away kahit magkalayo kami. Kahit milya-milya ang ano namin, layo sa isa't isa. Isa po akong OFW dito sa Taiwan. Magto 12 years na po ako. Then, yun, pauwi na rin po ako next year. Sana next year magkita na kami or mawala na ang COVID. Para happy na rin ako, char. Dapat yan sana last year. Makikita sana kami by noong November. Kaso nga, hindi kami napauwi. Gawa ng pandemic. Pandemic sa amin. Ako, ang daming sinanong mga pandemic. Pero sana mawala ng pandemic, no? Para makita na kami. Tsaka maging normal na ulit ang pamumuhay ng bawat tao. Tapos, pala. Nagkita na kami isang beses dito sa Taiwan. Pinuntahan niya ako dito sa Taiwan. 10 days lang siya. So, sobrang iksi ng aming pagkikita. Masaya naman. Lahat gumala kami. Dami namin ginalaan. So, yung time na yun, hindi namin sinayang. Gala kami ng gala. Hanggang sa, na nagkakahiyaan kami kasi first time nga namin mag-meet. Hanggang sa, nung nag-meet na kami, tapos puro na kami gala. Ganito yung gala namin. Dami namin ginalaan. Actually, namimiss ko na nga siya eh. Pero alam niyo ba, pag namimiss ko siya, hindi ko siya tinatawagan. Kasi, kakapag tawagan ko siya, malulungkot lang ko, maiiyak ako. Tapos, nahayaan ko lang muna hanggang sa okay na ulit, hindi ko na siya mamiss. Pero na, pag natawag ito, sinasagot ko na lang. Pero natutulog na. Yan. Laging bukas yan yung internet namin. Yung messenger. Messenger kasi ang gamit namin. Pag matawag siya or off niya, nakabukas yung phone namin. Hindi na namin inisip kung masisira ba or ano yan.
Yan, di ba? Sweet namin. Sana maulit ulit. Yan. Ito yung last day niya dito sa Taiwan. Ito pa. Ito yung first meeting namin. Yung picture namin. Teka, ang dami kasi. Yan. Ito naman yung in advance pa yung anniversary namin. Pinagluto ko siya. Para maramdaman niya na special siya sa akin at kaya ko siyang alagaan. Tsaka na hindi po pera ang hawal ko sa kanya. Kasi may sarili din po akong trabaho. Hindi ko makita yung first meeting namin na picture. Wait lang ha. Yun, dami namin ginalaan. So, very miss ko na rin siya. Siyempre, tiis lang. Kasi darating din yung araw na, darating din yung panahon na magkikita rin kami. Ito, bata pa kami. Kasi 4 years, 2017 kami nagkita. Ito yung yan, ito yung ito yung unang kita namin sa airport. Hinahanap pa nga namin yun eh. Nagawalahan pa nga kami. Ala, yan na siya, yan na, yan na, ganito, ganyan. Hindi ko alam mo ano yung pakiramdam na makikita kayo. Yan. Ayan. O, yun po. Tapos, so, pinakilala ko siya sa mga empet ko po. Kasi tagapangasinan po ako. May grupo po kami. So, pinakilala ko siya. Ayan po. Unang gala namin. Yan yung sarado. Hindi namin alam na. Every weekends lang pala ang bukas yan. Oh, sayang. Pero okay lang. At least magkasama kami. Tapos, second day. Ayan, dami naming memories. Yan ang kinain namin. No? Di ba ang sarap? Yan. Sweet namin, di ba? sana maulit na ulit. Sobrang miss ko na siya. Ayan. Payat pa ako niyan. Tapos maiksi yung buhok. Ngayon, mataba na. At mahaba na ang buhok. Sorry, nakaipit na po ka pony kasi ko. Sobrang haba na po ng buhok ko ngayon ha. Dahil sa paghihintay ko sa kanya. Diba daddy? Daddy! Daddy lap! You know, yeah. Hello? Daddy lap! What are you doing? Ano? Still playing? Still playing, pet? Pet kasi tawagan namin minsan. Ang dami namin tawagan. Ayun, busy kasi siya. Naglalaro ko yan. Ice! By the way, bago pala siya umuwi, engage na ako sa kanya. Ayan, no? Tara! Yan, sing-sing. Yan, dial, char. Engaged na po ako 4 years. Mula 2016 until, ay, mula 2017 until ngayon. Engaged. Matagal na po ako engaged sa kanya. Yan, ganito lang kami. Inaabot nga ng ilang oras yung ano namin eh, yung mess, yung tawagan namin. Kahit di kami nag-uusap, basta nakilala mo namin na nandyan lang siya, or ano, nakikita mo, okay lang. Kahit wala siyang sasabihin, or ganito ganyan, basta naglalaro siya, naglalaro ako. Gaming din po kasi ako, mahilig din po ako sa laro, so mahilig din siya sa laro. So, compatible kami.
Kaya siguro hindi kami nag-aaway. Eh, wala din naman po kasing dahilan para awayin ko siya, di ba po? Yan. Pero isa lang ang wish ko lagi sa birthday ko. Yung lagi ko, yung makasama na siya. Yun lang po lagi. Kasi, nakakalungkot din. Ito yung first anniversary namin. Pinagluto ko na siya. Nagluto ako. Favorite niya pala, sinigang. Alam niya din ang dinuguan, di ba? Hindi ako mahihirapang pakainin siya. Or yanda. Anong gusto niyang kainin. Ganun lang. Sobrang happy naman kami. Pero minsan iniisip ko kung para sa akin ba Amerika o pinapaasa lang ba ako ng tadhana to ganyan. Pero hindi. Kailangan mong maghintay. At kailangan mong magpasensya. Kasi darating at darating din yung araw na pagkikita namin. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Kasi hanggat di napuputol ang communication namin, kami. Ayan o. Oh, inaabot ng 24 hours. Ayan. Ayan. 26. Yeah. Wala, hindi namin iniisip kung masisira ba ang phone namin. Ang importante, nakikita ko siyang tulog, nakita niya akong tulog, or pag ano, sabay yung off namin, mas lalo, mas minsan naabot kami ng 36 hours. Pero, okay lang. Basta, happy lang. Huwag kayo matakot makipag-relasyon sa huwag kayo matakot mag-relasyon ng LDR ng long distance relationship kasi wala namang pinagkaiba yan sa malapit na relasyon. Minsan kasi pag malapit na relasyon mo, di mo alam na may kagit, may ano din pala, di ba? Pero masaya naman ang long distance relationship, sobra. Kasi dyan kayo nata-challenge kung kaya mo ba to, kung magbo-work ba tong relasyon na to. Yan. Pwede naman. Tsaka promise talaga, never pa talaga kami nag-away. Ito yung, you know, miss na miss ko na siya. Diba? Ito nga si sorry sila. Ito si Jollibee, tiki sa kami. Tara. Tapos to si Mickey. Tapos sa akin si Minnie. Si Mickey nasa kanya. Oh, no. Si Minnie nasa kanya, nasa akin si Mickey. Sana magkikita kung kailan kayo magkikita. Nami-miss na niya kasi si Minnie. Oh, naman ay miss ko na si Mickey ko. Ganun talaga.